Sa ibang balita, itinurn over na sa pangangalaga ng DSWD ang dalawang menor de edad na nambato umano ng windshield na isang pampasaherong bus sa Quezon City. Ang mga tinaguriang batang hamog, bugbog sarado sa driver at konduktor ng bus bago nadala sa pulis. Babala po, sensitibong video ang susunod po ninyong matutunghayan. Balitang hatid ni Emil Sumangil, exclusive. Kuha ng aming kamera ang gulo na sumiklab sa kanto ng EDSA at East Avenue. Ate, babaan muna kayo. Babaan ba yung kanto? Dinatnan kong may hawak na tubo at galit na galit ang bus driver na ito sa hawak ng biratilyo na nakasakay naman sa isang pampasaherong jeep. Isa pang biratilyo ang hawak naman ng kanyang konduktor. Ang dalawa na edad 15 at 16 ang nambato raw sa windshield ng pinapasada nilang bus. Sumakay ang mga yan, ayaw magbayad. Pinababaan namin, binato kami. Ano mo po ako yung kuya? Sinaksak pa yung konduktor ko. Bawa ko naman din. Kasama ka! Ito rumi mo kasama ko! Hindi po ako kuya! Tagamuntal ba po ako? Hindi naman po ako taga rito. Tagamuntal ba po kuya? Tagamuntal ba po ako? Oo, kasama niya! May tatlo pang kasamaan umano ang dalawa. Pero hindi na inabutan ng kumaripas ng takbo. Tagamuntal ba po, promise? Tagamuntal ba po? Nang magsibaba ang mga pasahero ng jeep, pumasok ang bus driver sa jeep at kinalagkad palabas ang minor de edad. Sa gitna ng komosyon, nakalagpas naman ang hawak ng konduktor. Ang hawak naman ng driver, binanatan. Pagkatapos ay iginapos gamit ang nylon cord. Ang ilang napadaan lang, nakibugbog na rin. Araw-araw na lang yan. Ganyan eh. Yan, yan. Araw-araw dito yan. Hindi pa rito natapos ang tagpo. Ang bata, tinadyakan ulit sa muka. Eh, hindi magbayad. Sabi ko, baba kayo, dami-dami yun. Tapos? Pinagbabasag yung bintana at yung pinto. Di pa nakontento, binasag pa. Pagkatapos ay saka lang siya binitbit sa presinto. Pupukpukin pa sana ng tubo sa ulo ang biratilyo, pero inawat na ito ng aming kameraman. Hindi raw makapagpigil ang driver. Sa bulsa raw kasi nila kukunin ang pagpapagawa ng salamin. Hindi po ako sari sa bumato, lumayo ako agad. Hindi po ako bumabato, kuya. Dinalata sa Quezon City Social Services Department ang dalawang na ayon sa verification ng Women and Children's Desk ng QCPD ay dati nang inireklamo ng robbery snatching at ng bagansya. Hindi namin sila tinuturing na kriminal. Okay. Sila ay mga biktima dito. Para paigtingin ang rescue operation para sa mga tinatawag na batang hamog, paigtingin ng QCPD ang tinatawag na beat patrol kasabay na ang pakikipag-ugnayan sa Metropolitan Manila Development Authority. Sa ngayon ay wala pa namang naisasampang reklamo laban sa bus driver at konduktor. Emil Sumangil, GMA News.